Paris up mga ka-throttle. So welcome sa aking vlog. So ngayon lang ulit tayo mag-vlog, no. So pasensya na kayo kung medyo ngongo tayo ngayon. Boses natin kasi medyo sinisipon pa ang mga ka-throttle, no. And then masikip din kasi yung mask bagong bili. So medyo napipitpit yung ilong ko. So nagkasabay-sabay. So yun lang mga ka-throttle. Meron na tayong lilinawin kasi netong mga nakaraan napansin ko sa comment section ng aking YouTube na nagno-notify kasi guys may ano ako, YouTube creator. So nagno-notify sa cellphone ko yan bawat comment nyo. Though hindi naman lahat nababasa ko, no, ini-scan ko lang syempre. Pero ang pinakamarami mga ka-throttle na katanungan ay tungkol nga sa ilaw or lights ng ating motorcycle. So lahat yung pag-uusapan natin. Headlamp, headlight, motorcycle lights, auxiliary lights, mga signal light, iba't ibang kulay ng ilaw. So pag-uusapan natin yan dito mga ka-throttle. Lilinawin natin kung bawal ba sa traffic enforcer, LTO, HPG. So sa mga probinsya, kung bawal ba sa probinsya, kung pwede sa Manila. So lilinawin natin yan dito mga ka-throttle, no? Yan nga, unang-una sa lahat, centralized ang batas dito sa Pilipinas mga ka-throttle. Though yung iba hindi nasusunod, pero pagdating naman sa ilaw or auxiliary lights or basta anong klaseng ilaw ng motorcycle, centralized naman tayo dito. Lang yung kagandahan, no, meron talagang batas na kumbaga specific talaga para sa mga motorcycle lights mga ka-throttle. So lahat ng hindi pwede hindi naka-indicate doon. Lahat lang ng naka-indicate doon yun lang yung pwede mga ka-throttle. So nilabas ng LTO yan. So dapat sinusunod ng city ordinance yan. Walang city ordinance dito. Kumbaga national law to. Hindi to kagaya ng pipe na, diba, na hindi naman bawal, pinagbabawal nila sa city ordinance daw nila, which is bawal, kagaya nga sa Mandaluyong na naging unconstitutional nga yung hatol ng Court of Appeals dun sa angkas na yun. So ito mga ka-throttle, pagdating sa ilaw, wala tayong problema, centralized tayo. Ang problema dito yung mga uneducated na mga ano, mga traffic enforcer tsaka yung iba HPG. Hindi naman lahat mga ka-throttle. So meron kasing nag-iiba-iba yung batas gawa ng hindi naiintindihan maigi. So ito na, papaliwanag ko sa inyo. So unang-una mga ka-throttle, ang pinakamaraming tanong sa akin, no, ang underglow daw ba ay bawal yung kulay blue? So uunahan ko na kayo mga ka-throttle, lahat ng underglow ay bawal. So bakit walang nakasad dyan mga ka-throttle na walang nakasad sa batas natin na pwede kayo maglagay ng auxiliary lights na underglow mga ka-throttle? Nilalagay ang auxiliary lights para humalili sa headlamp natin para maging malinaw siya. So hindi para lumiwanag ang paligid ng motor natin, kundi para lumiwanag yung vision natin. Kaya nga may tamang sukat yan, di ba, ng auxiliary lamp. Hindi pwedeng nasa taas, dapat medyo nakatutok downward, parang 90 degree yata, hindi ko sure, pero meron tamang sukat yan mga ka-throttle. Hindi pwedeng straight ang tutok ng auxiliary lamp. Kaya unahan ko na kayo lahat ng underglow. Mapaputi mo yan, mapayelo mo yan, bawal, di ba? Wala nga nakikitang stock na motor na merong stock na underglow. Kasi nga, wala naman talagang silbi yan. Sunod natin dito mga ka-throttle yung signal light. So may mga nagsasabi yung kulay blue na signal light. So yan yung pinakamaraming tanong dito, no. Yung blue na signal light daw ba bawal? Sa mga hindi nakakaalam dyan mga ka-throttle, bawal ang kulay blue na signal light. Ang pwede lang na signal light, ang allowed lang yellow lang, di ba? Yellow or amber yellow. Naman mga ka-throttle, isa sa pinakamaraming tanong, ang MDL daw ba ay bawal o hindi, or mini driving light. So nung una nagtataka ako, ano yung MDL na yun, no? Mini driving light lang pala. So ang sagot yan mga ka-throttle, depende. Depende sa paggamit. Kasi merong specific kung paano ginagamit ang mini driving light. Pasok kasi yan sa auxiliary lamp mga ka-throttle. So kung gagawin yung headlamp ang mini driving light, so automatic, bawal na kagad yan, di ba? Yan yung mga madalas na tanong sa akin, So ito mga ka-throttle, sasabihin ko sa inyo kung ano ba ang tamang paggamit lang ng mga ilaw, di ba? Sinagot ko lang yung mga una, yung mga madalas na tanong sa atin. So unang-una mga ka-throttle, sa headlamp, ang dapat na kulay ng headlamp ay dapat puti, yellow or amber yellow. So kung tatanong nyo anong kulay yung amber yellow, yan yung medyo yellow na may pagka-orange, no? So hindi pwedeng kulay green, hindi pwedeng kulay blue or kulay red. Meron lang nakita kulay red na headlamp mga ka-throttle. So hindi pwede yan. Automatic uhulihin kayo nyan, di ba? Next naman, ang signal light. Sinabi ko na kanina ang signal light mga ka-throttle, color yellow only or amber yellow. So walang signal light na puti, no? Sa mga hindi nakakaalam dyan, bawal yung mga puting signal light sa likod. Merong ibang sasakyan na ganyan, pero bawal yan mga ka-throttle.
ang tail lamp dapat mga ka-throttle ay kulay red lang, walang ibang kulay. Ewan ko, pero meron yata yung rusi kulay white eh, no? Nagtataka ako. Kasi based sa specification ng LTO, bawal kasi yung ganun. Yung tail lamp dapat kulay red lang. Tapos mga ka-throttle, yung brake lamp or yung brake light dapat kasama ng tail lamp yan. Dapat pag nagpreno ka, yung brake light mo 5 times stronger na mas malakas doon sa tail light mo. So kaya magkapareha sila ng kulay, dapat pula lang, walang ibang kulay dyan mga ka-throttle, no? Ang plate light natin, so dapat meron tayong plate light sa motor, which is meron yan sa mga bagong motor. So kukonfirm ko pa sa LTO kung yung mga lumang motor ba ay kailangan or required maglagay ng plate light, no? So yan yung ilaw sa ating plate number. So yun mga ka-throttle, dapat white only. So hindi pwede ibang kulay dyan, dapat puti lang yan. So yan, so dapat ang kulay lang sa likod natin is yung brake lamp kulay pula or yung brake light, di ba? And yung signal light kulay yellow. So walang ibang kulay dyan mga ka-throttle, walang kulay white sa likod. Yellow and red lang ang dapat meron sa likuran natin. So sa harapan naman, di ba? Nabanggit na natin yan. So ito mga ka-throttle, yung kadalasan tanong, yung mini driving light, bakit sinabi ko kanina na depende yan kung may huli o wala. Yung mini driving light kasi mga ka-throttle, specified siya as auxiliary lamp, di ba? Or support sa ating headlamp. Ang mini driving light din mga ka-throttle, dapat meron niyang sariling switch. So hindi pwedeng pag binuksan mo ang headlight, bubukas din yung mini driving light mo. So actually hindi lang para sa mini driving light to. Ang auxiliary lamp mga ka-throttle, dapat may 6 bulbs lang, di ba? Sa isang auxiliary lamp. At saka dalawang 6 bulbs ang pwede mo ilagay. So total of 12 yan, pero dapat hindi magkadikit yan. Hindi ako nagkakamali, dapat merong space yan na 6 inches, no? Tama ba? 6 inches. So, ang dami kasi nagtatanong yan mga ka-throttle, kung bawal daw ba above the headlamp yung auxiliary lamp, di ba? So, meron kasi may nakalagay sa LTO niyan bawal above the headlight. So, hindi po auxiliary lamp ang bawal above the headlight mga ka-throttle. Yun yung tinatawag nating fog lamp. So, ano yung fog lamp? Ito yung ilaw na ginagamit para kapag maulan, di ba? Maulan or mahamog, maliwanag pa rin yung ilaw natin. Kasi guys, hindi uubra yung simpleng headlamp lang natin or yung headlight natin sa mahamog na lugar. Kumbaga, ano yan parang sa visibility, di ba? Mababa yung visibility natin kapag mahamog. So, which is yan yung silbi ng fog lamp. So, ang fog lamp mga ka-throttle, bawal above the headlight. So, ano bang pinagkaiba ng, ano, di ba? Ng fog lamp tsaka auxiliary lamp. In short, kapag meron kang fog lamp na above the headlight, syempre, hindi mo siya i-declare na fog lamp, di ba? Kasi wala namang specification talaga ng fog lamp eh. Kumbaga yung fog lamp, pwede mo siya i-declare as auxiliary lamp. So, pwede mo siya ilagay above the headlight, di ba? So, minsan utakan lang din yan. So, yun yung ginagamit ng iba. Ibang police or ibang enforcer, ibang LTO na pang-checkmate sa mga rider para mahuli, di ba? Which is maling-mali yun. Kadalasan dyan din nalilito yung mga enforcer at saka LTO, di ba? Kung bawal ba talaga above the headlight or ang auxiliary lamp. So actually mga ka-throttle, pwede siya, di ba? So hindi naman nila malalaman kung fog lamp yan or auxiliary, di ba? Basta lagi mo sasabihin auxiliary lamp yan, sir. Auxiliary lamp to, ba't mo huhulihin, di ba? Kung ilaw nga naman yan, paano mo nga naman masasabi na fog lamp yan, di ba? Auxiliary lamp pa rin yan. So, medyo naging magulo yan mga ka-throttle, kasi yung fog lamp, patagal na yan. Matagal na nakasaad sa batas yan ng LTO. Kumbaga yung auxiliary lights, huli lang kasi nadagdag yan eh. Huli lang nilinaw yan eh. Kaya nagkakaroon ng confusion sa part ng mga LTO or enforcer na nanghuhuli, which is hindi ko alam kung na-update ba sila or nasi-seminar ulit sila regarding dyan, di ba? Or dapat ina-update din sila para mas alam nila kaysa sa ating mga rider. Di ba? Yan naman yung mahirap dito sa Pilipinas eh. Minsan, mas may knowledge pa yung mga rider kaysa sa mismong enforcer. Which is maling-mali yan mga ka-throttle, di ba? Alam natin yan. So, kung ikaw, maghanap ka ng copy. So ito, ilalagay ko yung description mga ka-throttle, lalagay ko sa description yung link ng copy ng memorandum ng LTO na to, di ba? Complete memorandum to, andyan yung headlamp, andyan yung auxiliary, andyan yung fog lamp. So kumpleto yan. Kung
Kumbaga kapag nahuli kayo, balikan nyo lang tong video na to. Ipakita nyo to or basahin nyo sa kanila, di ba? Alaman na nila. Verified naman ng LTO to eh. Actually mga ka-trottle, nasa website ng LTO to. Di ba? Ina-upload nyo rin nila sa Facebook page nila to. So follow nyo yung page ng LTO. Makakita kayo ng ilang updates doon. Minsan, di ba? Makakatulong din talaga sa ating mga riders yun. So actually guys, and nag-iikot-ikot lang ako kasi itong NMAX ko nagkaroon ng issue. So yun yung next yung i-vlog, yung review after 7 months no, ng NMAX ko. Eh bala kong iuwi ng Quezon to. Siyempre bago kayo uwi, dapat makasigurado ako na hindi ako ititirik nito, di ba? Though mukhang hindi naman. Natukoy naman na yung sira, pero much better pa rin na testing natin yun. Nasa wrong way ako dapat ano to eh. Left turn. Eh medyo ninibag ba kayo sa boses ko? Actually ako rin eh, diba? Medyo ngungunga ako. Sinamahan tayo ng sipon mga ka-trottle. Lakas ng hangin dito kayo, parang nililipad ako. And yeah, sobrang sarap mag-ride dito ngayon. Actually parang ano to no, karugtong pa yata na danghari ito kung di ako nagkakamali. Ang labas na ito, Aguinaldo Highway. Pag dinaretso mo sa open canal. So yun lang mga ka-trottle, anong masabi nyo, diba? Pakishare naman sa iba para alam nila regarding dito sa light. So hindi ko kasi lahat masasagot sa comment, diba? Hindi ko lahat marereplyan, lahat nagme-message sa akin, hindi ko marereplyan yan. So mas maganda gawin ko na lang ng video para sa mga newcomers. So don't forget to comment, like, and subscribe. Sinagot ko lang yung mga tanong nyo kasi dami talaga nagme-message sa akin. Lalo pag masama pakiramdam ko, hindi ko marereplyan lahat mga ka-trottle. So yun lang. Maraming maraming salamat. This is Ed Ride, ride safe always. So uwi na rin ako. Naiikot pala muna ako mga 20 kilometers pa. Ride safe.